Kaibigan, good morning to all of you sa mga nasa malayo, sa ibang bansa at around the world, around the Philippines. Good morning, sana ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. And God bless you all. Today's video mga kaibigan, yan nakikita nyo sa screen, yan pong ating bagong hunted collection coins. Sa araw na ito, ito po ang aking ipaliliwanag. Kasi marami pong nagtatanong magkano daw po ba ang ganitong klase ng bariya. Ito po ay meron po ako ditong tatlong piraso na magaganda pa ang kondisyon. By the way, mga kaibigan, ang kondisyon ng coin na ito ay circulated condition pero shiny. Ayan po. Ayan. Tingnan nyo pong maigi. Kung mayroon kayo nyan ay maswerte naman kayo mga kaibigan kasi yan po ay collectible sa ngayon. Ayan. Magkano po ba ang presyo nito? Sa ngayon, sa international at sa local buy and sell. Magkaiba po ang presyo ng international at local buy and sell. Ayan, para magkaroon kayo ng kopya, kailangan nyo talagang bumili or maghunt. O maghanap, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. At balikta rin natin. Tingnan nyo yung likod. Ang aking coin na to ay year 1981, mga kaibigan. Yan po ang ating pag-uusapan. May nagtatanong din po bakit daw hindi ko tinatake lahat ng ganitong klase. Ang dahilan po kasi kaya hindi ko yan pinapaliwanag lahat kasi kung ano lang po yung ating coin na nakukuha sa everyday, yan lang po yung ating ipapaliwanag kung magkano ang value. Ayan po mga kaibigan. So simulan po natin. Ang barya po nato mga kaibigan ay ABL series, ibig sabihin ang bagong lipunan. Ayan. Yan po ay ginawa noong mula 1975 to 1982. Ayan po. At ang kanyang composition ay copper nickel. Hindi po siya silver mga kaibigan, baka nagkakamali kayo. At ang kanyang diametro 29 mm, ang bigat ay 9.5 grams at ang gapal ay 1.9 mm. Ayan po mga kaibigan. At kasulukuyang ginagamit sa Pilipinas. At tingnan natin sa malapitan mga kaibigan ang baryang ito para mas makita ng karamihan ang kagandahan ng baryang ito. Ayan mga kaibigan, kung makikita nyo dyan, ayan po. Ang barya po na to, ang nakalagay po ay Jose Rizal. Yung mint mark niya po ay BSP. Ibig sabihin, gawa po siya sa Pilipinas by Bangko Sentral ng Pilipinas. At mababasa niyo dyan, Republika ng Pilipinas. At meron po shape siya na, yan po ay octagon shape sa border ng ating barya. Octagon po yan. Meron po siyang, sa bawat sulok ng octagon, meron pong tatlong star. Yan pong star na yan, represent ng Luzon, Visayas, Mindanao. So, ginawa nilang decoration yung tatlong star sa gilid ng baryang ito. At nakalagay dyan 1 peso. Kung titingnan nyo mga kaibigan yung ABL series, medyo tumanda ng gusto dito si Jose Rizal. Pero doon sa mga ibang piso, siya po ay maganda yung pagkaka-engrave ng kanyang barya mga kaibigan. Yan po yung reverse ng baryang ito. Napakaganda po ng barya na to pagkagawa. Malinis pa po. So yung kanyang gilid mga kaibigan ay treated. Ayan. Giringgiting. Sa Bicol po yung giringgiting. Bako-bako. Ayan po yung obverse. Yung harap po tinatawag na obverse. Mababasa niyo dyan. Ang bagong lipunan. Ayan po yung ABL series. Sa mga hindi pa nakakalam sa ating mga baguhan na mga viewers. At mag-subscribe lang po kayo mga kaibigan sa makakapanood nito. Maraming salamat sa mga taong subscriber at naghantay ng aking mga upload. At sa baba naman, makikita nyo dyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. 1981, meron po siyang Tri-Star, Luzon, Visayas, Mindanao. At ito po talaga, itong gilid na yan, meron po talaga siyang parang double die. Pero hindi po yan double die mga kaibigan. Ganyan po talaga yung design. Ayan po. Then,
Kung makikita niyo dyan sa may parang ribbon shape, ito. Ang nakasulat po dyan, isang bansa, isang diwa. Then yung iba po, from 1978 to 1975, ang nakalagay po ay Republika ng Pilipinas. Dito po sa 1981 o from 1979 to 1982, ang nakalagay po sa ribbon shape na yan, diyan ay isang bansa, isang diwa. Ayan po mga kaibigan, yung ating barya. So, yung barya na ito mga kaibigan, ang population niya po ay 7,944,000. So, almost 8 million na po. Kaya marami po siyang mintage na tinatawag. Ayan po yung mintage na tinatawag. Yung kanyang piraso na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang kanyang pong frequency ay 25% ayon kay Numista, mga kaibigan. Kung sa pricing naman ni Numista, mga kaibigan, mayroon po ditong nakarecord sa ngayon na mayroon po siyang 67 pesos po yung isang piraso, uncirculated condition po. At yung very good ay 14 pesos, mga kaibigan. Ito pong ating peso na ito, mga kaibigan, ay dalawang klase po ito. Mayroon po tinatawag na BSP, na may nakalagay na BSP yung mint mark at saka FM. Pag sinabi pong BSP made o sa Pilipinas ginawa, nakalagay po yan sa mint mark BSP. Kung yung isa po ay Franklin Mint, ang na-produce po nila sa year na 1981 ay 1,795. Ang frequency ay 0.6%. So, napakaliit po. Special uncirculated po ito, mga kaibigan. Ito po ay special na ginawa para sa mga kolektor. Kaya mahirap po itong hanapin. Yung prop coin ng 1981, 1 peso. Ayan po. Yung pricing po nito, mga kaibigan, ng tiningnan natin sa eBay, mayroon tayong nahuling isa. Nagbibinta po sila doon ng halos 747 pesos. Kay Lazada, sa ngayon, nakita ko ang kanyang price doon ay meron ko nakita ng 99 pesos. Meron din ako nakita ng nagbibinta ng 180, pero wow, uncirculated condition. At sa sites naman ni Carousel, mga kaibigan, meron din doon sa kanila na ito nagkakalaga ng 120 pesos. Ayan po yung presyo. At yung pong Franklin Mint, wala pa po tayong nakukuha na hand noon. Pag nagkaroon tayo, gawa natin ng video. At kung dito nakalagay yung mint mark, si Franklin Mint, hindi po natin malaman kung saan nakalagay yung mint mark. So sa tingin ko nakalagay FM. Ayan po mga kaibigan. At sa Alnumis site naman, ang presyo po nito ay $0.61. Halos 30 pesos lang, mga kaibigan, ito kay Alnumis. Ayan po. So, go po tayo sa ating local buy and sell para makita nyo kung saan kayo bibili at kung saan makakatipid. Pag bumili po kayo sa online shop, may bayad po ang siyempre ang shipping fee sa kayong sa auction. Po kasi sa ano, sa eBay, auction po yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, pataasan ang presyo dyan. Nagbabayad yung nag-post ng kanilang charge sa ano, sa platform ng eBay hanggang sa mabili yun, mga kaibigan. At dito naman sa ating local buy and sell, mas makakatipid kayo, mga kaibigan, kasi ang ganitong barya sa local buy and sell, mga kaibigan, ito po lang po ay nag-a-average ng 5 pesos to 20 pesos ang isa, kung paisa-isa. Pero may nagbebenta po rin po nito ng buy set from 1975 to 1982. Mabibili nyo po yan around 300 pesos buy set na. Pero kung ganitong condition, mga kaibigan, siyempre pag seller, kakarapatan mo namang presyo. Ay mas mataas sa, nasa inyo yan kung tataasan nyo sa 20 or magiging 50 pesos or 100. Pero sa ating local buy and sell, ito po ay nagre-range lang ng 5 pesos to 20 pesos. Ibang usapan na po yung pag-bio condition, siyempre. Kasi mahirap din po maghanap ng bio condition sa panahong ito, mga kaibigan. Ayan po yung presyo ng ating 1981, ang bagong lipunan,
At nakalimutan kong sabihin, yung pong Franklin Mint pala, ginawa po yun sa Wawa, Pennsylvania, United States of America. Ayan po mga kaibigan. Kaya kung mayroon kayo nito, lalo ganito kaganda, ay itabi nyo na po kasi mahirap maghanap nito at mag-maintain ng kanyang kondisyon. So mga sa magtatanong po kung bumibili ako mga kaibigan, sa ngayon mga kaibigan, di pa tayo bumibili kasi hinahanap ko pa yung mga pinakakailangan ng coins. Kasi sa circulation po ay nakakakuha naman tayo ng mga common coins at yung mga hard to find coins mga kaibigan, yun pong ating hinahanap. So sa mga tatanong, kung alin daw po ba pinakamahirap hanapin sa ganitong year? Ang pinakamahirap pong hanapin sa ganitong year mga kaibigan ay ang 1979. Kasi po ang 1979, kung tungkol naman sa mintage, ito po ay nagkakaroon ng mintage na 321,000 pieces lang po yung ginawa. Pero ito ang ating 1981 ay 7,944,000. Kung tungkol naman sa Franklin Mint na mintage, mas pinakamahirap hanapin itong 1981 kasi sabi ko nga po 1,798 piraso lang ang ginawa ni United States Franklin Mint. At itong 1979, ang ginawa ni Franklin Mint ay 13,645 piraso. Yan po pa mga kaibigan ang aking masasabi tungkol sa aking bagong ampo na barya. At continuous lang po tayo. Marami pong salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye!